incompetence or sabotage. Sa kapagpalang araw po sa ating lahat at narito po tayo para sa follow-up update. Nagkaroon ng alarma para sa ating mga kababayan dahil hindi lang na paralyze itong operasyon ng NAIA kundi yung buong paliparan po natin at pati ekonomiya po natin ay na-paralyze sa oras na yon. Kasi malaki yung nawala sa atin. Maraming kababayan po natin yung naperwisyo at hindi lang yon. At napabayaan pa umano ng mga airlines at ng NAIA mismo or ng MIA. Hindi po sila umano inasikaso ano? Sa mga naunang upload po natin na may mga kababayan po natin na kawawa na nakahiga sa sahig lang. Kaya ang tanong nga ni Senator GB Ejercito, ang nangyari ba na power outage sa NAIA ay sabotage or incompetence? Ibig sabihin niya, sinabotahe ba? May tao ba na nasa loob ng NAIA na nagsabotahe nitong nangyari o yung kapalpakan nitong nasa CAAP at sa MIA? Hindi ba ano ba yung nangyari o mano na dapat nga o mano paimbestigahan? At isa pa dyan, dati nang napag-usapan tungkol nga po dito sa pagiging privatization nitong NAIA. At ang sabi pa rin ni Senator GB Estrada, GB Ejercito, public utilities vital to a national security should be controlled by the government. Sa halip na privatization, dapat maibalik ang vital industries at utilities sa pangangasiwa ng pamahalaan. At lalo pa itong nagdududa dahil ang kagamitan o mano na ginagamit ngayon ng ating gobyerno ay usually is from China pa daw. So pwede daw tayo masasabotahe ayon nga sa sinabi ni Senator GB Ejercito, which is nakaka-alarma nga naman talaga. At ang sabi pa nga ni dating Senator Ping Lacson na ang DOTR o mano, sila yung pinaka malaking savings. Kumbaga, mas marami silang hindi na gastos na sa kanilang budget. Mayroon nga silang 13 billion o mano na hindi nagastos at dineclare nilang savings. Pero ang ginawa naman nila is nirealign nila na pampaganda doon sa NAIA na dapat o mano ay gagamitin yon para sa pag-upgrade nitong mga kagamitan ng CAAP. Pero ang ginawa o mano ni dating Secretary Art Tugade ay ginamit niya pampaganda o mano ng NAIA. Kaya dapat o mano ito imbestigahan sa komite ni Senator Grace po. Yan po yung naging comment ni dating Senator Ping Lacson. At sino ba ang dapat isihin? May dapat bang managot? May dapat bang makulong o mano? Kaugnay nga sa nangyari sa NAIA na napiperwisyo nga yung ating ekonomiya, napiperwisyo pa ang ating mga kababayan na hirap pa dahil sa nangyaring kapalpakan o sabotahe ba? Or sabotage. Yan po sabi ni Ejercito. Very good, palakpak. Sabi naman po nito ni ano ni Sherwin Gatellar. Heads must roll. So ibig sabihin, yung tunguhin po nila ng yung direction po ng tutunguhin nila ng pag nag-imbestiga sila, dapat po sino yung mananagot? Oh, dapat lang talaga na may mananagot yung dati ba na sekretary ng DOTR o itong nakaupo ngayon. Ngayon po bumabaha po ng katwiran, no? Ang katwiran po ngayon ng mga tao outdated yung ating sistema. Yun lang. Aba delikado po 'yun. Lalo nyo lang pong binabaon yung sarili nyo eh. No, yung nagsasabi na outdated yung system natin. Pinangangatawan ninyo na outdated. Outdated pala. Ayun ang problema. Pag outdated, at least pwede man naman i-upgrade, di ba? Pwede naman natin i-upgrade kung yung mga facilities dyan ng CAAP. Ay, delikado talaga yun kung hindi pala updated yun. Outdated pala yung sistema natin. Napakadelikado po nun. Mga eroplano. Tama.
Ang ibig sabihin po ba ng outdated, palpak na? Hindi po. Kasi po, kung talagang hindi na po pwede, hindi na umuubra, kasi kailan lang po ba nagkaroon ng ganyan? Sa pagkakatanda ko, ngayon lang eh. Bago lang yan. January 1. January 1, December 31. Nakalimutan ko na eh. At yung mga radar niyan, kompleto na. Bagong upgrade yan ng radar. Buong 100% ng ating airspace ay kaya niya ng i-coverage. Ano, kinompleto na yan ni Pangulong Duterte bago siya bumaba sa kanyang pwesto. Sa pagkakatanda ko, ngayon lang po naganap yung glitch na yan. Ibig nyo sabihin, isisisi nyo dahil outdated. Para lang walang walang matawag na kapabayaan. O ano nga po pala, no? In fairness po, normal na po ang takbuhan ngayon sa... Yun nga, no? Bumalik na yung kanilang operation simula nung January 2. Ayan. NAIA, okay na po ang mga biyahe. Para naman magbigay po tayo in fairness naman sa kanila. Hindi po po pwede na ikatwiran lang natin yung outdated. Tama. Kasi po, kung matagal na tayo, ang tanong ba, pag outdated ba, kahulugan, kasing kahulugan po ba yan na expired na, kumbaga sa gamot? Hindi po eh. Ang ibig lang sabihin po ng outdated, wag po kayong palinlang, no? Ang ibig sabihin lang po na outdated, meron na mas bago. Yan nga, no? Ibig sabihin, kung ang cellphone ko ay, ano ba yung iPhone ngayon latest? iPhone 13. Kung ang cellphone ko ay iPhone 10, ayun po, iPhone 10 po talaga to cellphone ko. Ibig sabihin lang ng outdated, meron na mas bago. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na gumagana yung iPhone 10. Huwag po tayo maglokohan, no? Mga ka-app, mga taga-ka-app, hindi nyo kami malilin lang sa ganyan. I-upgrade, walang problema. De-upgraded ka na, mas maganda. Pero hindi po ibig sabihin nun, natatanggapin namin na dapat hindi na tumatakbo yung mga iPhone 10. Tumatakbo pa rin po yan. Meron na lang mas bago. Kaya hindi nyo po pwedeng ikatwiran na outdated lang. Ikalawa, kung outdated na yan at hindi na pwedeng gamitin, bakit nyo ginagamit? Bakit hindi kayo pumapalag sa otoridad? Bakit hindi nyo sinabi yan sa DOTR? Sa Department of Transportation? Na boss, ilang araw na lang to, hindi na pwede to. Di po ba? Akala nyo makakalusot kayo na magsabi lang kayo outdated, tapos na ang problema? Hindi po. Ang daming na-stranded, ang dami pong pagkakataon na mawawala sa Pilipinas dahil sa ginawa nyo. Kung ako turista, di ba? Kung ako turista, naranasan ko yan, na-divert ako, napunta ako ng Hong Kong. Tapos ngayon lang ako babalik, tapos na yung isang araw. Ang pagtuturista po, hindi naman po lingguhan yan. No? Ilang araw lang po yan, magtuturista ka. Dapat po talaga, tama po yung direksyon nyo, may managot. Stupidity or greed. If reports are accurate that the budget appropriated by Congress for the setup of redundancies in the air traffic control system. Oh, ito, lagi ko po naririnig. Ibig sabihin po ng redundancies, yung kahit po mas marami yung backup, sa madaling salita, dapat maraming backup. Pag may bumigay na isang backup, meron pang backup na isa. Yun yung sinasabi na ano, no? Setting up, binigyan pala nila ng budget nung siya ay senador pa. Ayan. Was diverted, ulitin ko lang ha. If the budget appropriated by Congress for the setup of redundancies in the air traffic control system was diverted to some beautification project in NAIA, those responsible should spend their next holiday season in jail. Okay. So, meron pong balibalita itong si Ping Lacson na dinivert daw. O, outdated. Hindi na po pala dapat usapin yung outdated. Dahil
May binadjitan pala nila Ping Lakso nung kailan pa siya sinagot. Malamang meron na po silang budget. May budget po sila para hindi na outdated. Hindi na po pwede pala ikatwiray outdated. Ibig sabihin, dapat talaga may managot. Kasi yung budget para dyan sa mga kagamitan ng ka-app ay dinivert, ginamit sa ibang expenses. So which is talaga nga namang dapat i-upgrade. Bakit hindi i-upgrade? Anong rason? So ibig sabihin, may dapat talaga managot. So kailangan talaga ito imbestigahan para naman magkaroon ng hustisya itong mga kababayan po natin at yung ekonomiya po natin na naapektuhan sa kalokohan nila na hindi ginamit ang budget na binigay naman sa kanila, di ba? Binigay sa kanila ang budget na yan mula sa pera ng taong bayan. Tapos ang nangyari, naperwisyo yung mga kababayan natin, plus naperwisyo yung paliparan, plus naperwisyo pa yung ating ekonomiya. Napakalaking pera ang nawala sa ating ekonomiya dahil sa nangyari. At ang mangyayari niyan ay kahiyahiya na naman yung aabuti natin sa international community. So baka isa na naman tayo sa mapabilang sa worst airport in the world. So abangan po natin yan kung ano yung mangyayari dito. Matutuloy ba yung privatization nitong NAIA? Sino ang mananagot? Yan po yung ating aabangan sa sunod po nating mga upload. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.